Hindi naman ako sigurado kay Stella. Hindi ko naman siya pakakasalan kung alam niyang iiwan niya ako eh. Kaya handa akong tisin kahit 3 taon. O higit pa. Ma'am, problema sa inyo. Ang bilis niyo lumambot. Akala mo ba ganun kadali yun sa akin? Umaasa pa rin ako sa sinabi ni Atom na aalis pa rin si Stella. Ma'am, kung okay lang sa inyo na ginagago kayo ng Atom na yun, pues sa akin hindi. You have to convince her. Wala na tayong oras. There are people out there who are willing to do anything just to get an opportunity like this. Wala naman kasing nag-utos na gawin mo yun eh. Alam mo kung anong totoo, kahit patayin ko yung sarili ko sa trabaho, pagbubutihin ko para wag lang siyang umalis. Kaya pag-iisang dibdib ang tawag sa kasal. Dahil walang paghihiwalay, walang paglalayo. Kailangan parati kayong magkasama. Iisa kayo. Atom! Sir! Hoy, Atom! Bida-bida! Lumabas ka dyan! Sir, nakakagulo na ako kayo. May mga customer dito. Wala tama na yan! Walang pakilang pitawan mo ako! Atom! Sir, umalis na ako kayo! Atom! Lumabas ka dyan! Sir, huwag na kayong magulo! Huwakan! Ako nang bahala dito. Ano naman problema mo? Nasaan na yung hayop na Atom na yun? Ilabas nyo na! Wala si Atom dito at wala siyang kasalanan sa'yo. Makakalis ka na. Roger! Tara na ako, sir. So, labas na ako kayo. Atom! Alam ko nandiyan ka! Lumabas ka dyan, Atom! Sige na ako, sir. Huwag na ako kayo manggulo. Bita-bita! Lumabas ka dyan! Huwag kang manggugulo sa restaurant ko. Umalis ka na. Roger! Sir, sige na ako. Atom! Ano ba? Sir. Atom! Lumabas ka dyan! Bita-bita! Sir! Bita-bita ka! Lumabas ka dyan! Tama Rico. Ako, sir. Kung gusto mo makipag-usap, doon tayo sa labas. Sir! Kamagulo! Nakala ko ba nagkakaintindihan tayo? Pero ginagago mo kami. Binubuyong mo si Stella para hindi matuloy mga plano namin. Yung kapatid mo ang sisihin mo. Huwag si Atom. Bakit pa pinagtatanggol mo to? Kung makaasta ka, parang daig mo pa yung syota ah. Bastos ka! Lumayas ka dito sa restaurant ko, kundi ipapupulis kita. Balis ka na. Bago pa maubos ang pasensya ko sa'yo. Sige na ako, sir. Sorry, Mamsi. You're late again. Hello, Don Don? Anak ng teting naman, Rico. Ba't mo kinuha yung kotse? Isoli mo na yan dito. Bago pa yan. Mainit pa yan. Paano mainit? Eh sabi ng contact ko, may interesado daw na buyer. Kailangan ko lang ipakita yung kotse. Hindi pwede. Ibalik mo na ngayon yan dito sa garahe. Hello? Kapunta na ako. Dala ko na yung kotse. I'm sorry, Harry. Alam ko sinabi ko na hintayin niyo si Stella and make her your priority. Sorry sa abala. Ito nga pala yung mga revised evaluation sheets. Sorry, eh. Maybe tama ka nga. Maybe dapat hindi ako nakikialam sa mga issues mo sa buhay. Kasi in the end, ako lang yung napapasubo eh. Ako pa yung lumalabas na masama. You may go. Baka hinihintay ka na sa ospital. Excuse me po.
Mga tol, kamusta? Martin, ama pala yung kausap mo. Nasaan na yung buyer? Sir, Rico po. Lahat ng specs na kailangan nyo sa sasakyan, ito na po, saktong-sakto. Sir. Ito po. Subukan niyo na po. Chief. Bakit niyo po ginawa yun, sir? Sir! Ano ba bitawin niyo ako? Tama na po, sir. Wala akong gagawin. Enrico Domingo, ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamiting pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay mayroon ding karapatan na kumuha ng sarili mong tagapagtanggol na iyong pinili. At kung wala kang kakayahan, ito ay pagkakaloob sa iyo ng pamahalaan. Sir! Sir, hindi ako karnapper! Sir, wala akong alam sa mga binibintang niyo sa akin, sir! Kung wala kang kinalaman, bakit ka nagtakang tumakas? Sir, natakot kasi ako eh. Sir, pakawalan niyo na ako. Sinabi ko na sa inyo kung saan yung pwesto namin. Pumuslit na yung mga kasama mo doon. Wala na kami nabutan. Sir! Sir, maniwala ka sa akin. Akala ko legal yung racket ko eh. Sir, hindi ko alam na karnap yung binibenta ko sa sakyan, sir. Gago. Sir! Sir! Tulungan niyo ako! Nagsabi ako ng totoo, sir! Hindi ako karnapper, sir! Tulungan niyo po ako! Tulungan niyo ako! Once we get the MRI results and the other diagnostics, we can put Mr. Menandres through the chemoembolization procedure already. Okay? Thank you, Padok. No problem. Oh, CC's first. Hello? Si Stella nga po ito. Ano po nangyari sa kuya ko? Hindi na ako yung kumarnap ng kuya! Hinahong ka muna! Sana po ba nangyayari dito? Sandali! Ako po yung kapatid ni Kuya Rico. Sandali lang po. Sandali lang. Ano po ba nangyayari dito? According to Dr. Bibal, ninako ang kotse niya na nakapark malapit sa isang restaurant. Wala ang driver sa mga oras na yon. At ang i-review ang CCTV, nakita ang apat na lalaki na kumuha ng kotse. Dalawa sa kanila nakamaskara, pero yung dalawa na identify na may mga dati ng kaso ng karnapping. Ang sabi mo, kasama mo sila. Hindi ko alam na karnapper sila! Pero sa'yo nakuha ang kotse ni Dr. Bibal. Dahil doon, makakasuha ka ng karnapping. Book him. Yes, sir. Yes, sir. Sandali lang naman. Pag-uusapan ho muna natin to. Sandali lang, sir. Kuya, huwag paliwanag ka. Ma'am, sir. Sir, hindi niyo ako magagawa yan. Kahit na ako, ano yung binibintang niyo, hindi ko magagawa ng anak ko yan.
Sir, baka naman po pwede na lang po kami magpiyansa. Base sa mga nahawakan na namin carnapping cases, kung saan involved ang mga sindikato, non-available ang mga ganitong kaso. Sir! Hindi niyo pwedeng gawin yan sa anak ko! Uminahon po kay Mrs. Pwede po kayong kumuha ng sarili niyong abogado. Kung hindi niyo naman po kaya, i-refer po namin kayo sa PAO. Sa ngayon po, i-detain namin ang inyong anak. Sige na! Dali nyo na! Sandali na! Sige na! Sige na! Bata ka man na! Wala ko! Sige na! Sige na! Tita Choleng, meron pa po bang ibang procedure na gagawin kay tatay? Bakit pala nandito ka? Akala ko sinamahan mo si Stella. Sasamahan? Bakit po? Ay, hindi mo alam. Si Stella nasa presinto kasi inaresto yung kuya niya. Kayo na humo ng bahala kay tatay. Ingat. Mahal? Ano nangyari? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pinipilit ko magpakatatag mo rin ko. Kailangan ng abogado ni Kuya Rico. Pwede akong mag-consult sa PAO, pero gusto ko nang gawin niyo ngayon agad-agad. Hindi niyo ako mapakali hanggat nandun sa kulungan si Kuya. Meron akong kilala. Pwede nating lapitan. Lapitan natin. Gosh, this is so unbelievable. Pero wala akong choice but to help. Czarina, relax. Let me handle this. Okay? Good afternoon po, sir. Hi, good afternoon. Atong, join us. I already did my part. Inistorbo ko na si Daddy for you. So, good luck. You can take it from here. Please. Sir, si Stella po. Girlfriend ko. Good afternoon po, sir. Maraming salamat po. Pumayag kayo makipagkita sa amin niyong araw, ah. Salamat po, sir. Medyo na-brief na ako ni Czarina sa nangyari sa kapatid mo. And, you know, honestly, matagal na ako hindi nagpa-practice. Kaya hindi ako sigurado kung paano ko kayo matutulungan. I can only give you advice. Base sa sinabi sa akin ni Czarina, gustong palabasin ang kapatid mo na napag-abutan lang siya. Tama ba yun, Stella?
Ang sabi po sa akin ni Kuya Rico, nagbibenta po talaga siya ng sasakyan, pero wala po siyang kaalam-alam na carnap yung mga sasakyan na yun. Mabigat na kaso ang carnapping. Lalo na kung mapatunayan na may organized syndicate na nasa likod nito. Makukulong talaga ang kapatid mo. Kahit kailan po, hindi magnanako yung kapatid ko. Sige. I will look further into this. Pero kung talagang walang kinalaman ng kapatid mo, siguro the best thing that you can do now, kausapin ninyo ang kumplainan. Makiusap kayo. Makipag-areglo kayo na sana iurong na ang demanda. Yun ang magagawa nyo ngayon. Nag-enjoy ba ang lahat? Opo! Yung malakas? Opo! Okay, so andan mo kayo sa ating next, bring me! Opo! Okay, so bring me a ribbon! Go! Run in 5, 4! There you go! Ayan, so what is your name? Christina. Christina, congratulations, Christina. So this is your prize. Ayan, okay, so kids, itong next, bring me natin. Ito yung pinakamahirap na bring me. Okay, so kids, now bring me a superhero. Go! Run in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bakit ako? Andre, ano nangyari? Bakit ako? Hindi mo namin! Naman nito. Hindi mangyari ang lahat ng to, kundi dahil sa ating superhero na may mabuting puso. Palakpakan po natin si Doc Rowas. Alright! Maraming salamat. Grabe naman yung superhero. Maraming salamat. Yung totoo niyan, kayo ang superhero ko. Kayong lahat. Kaya maaasahan ninyo, nagagawin ko to hanggat sa makakaya ko. Dahil dyan, meron ako mga regalong dala para sa inyong lahat. Sobra. Next year ulit. Ano? Roald. Mom, welcome. Oh, it was a crazy long flight. Pero hindi mo ako sinundo sa airport. I'm so sorry. Ito eh. But here I am. Kahit pagod na pagod ako, dumiretso ako dito sa charity event mo. Pagod ba talaga yan, Tipsy? Ano ka ba? Oh, you know, I had a few drinks just to calm my nerves. Eh, sana nag-spa na lang kayo. Mas okay pa. Roald? No lecture. Pwede ba? Okay. I got you flowers. Well, in that case, I accept your flower. I'll be the one to take you home later, okay, ma? Aww, that'll be nice. Ma, hindi naman po pababayaan ni Ate Stella si Kuya. Sure ako kumikilos na yun. Naghahanap na yun ng pwedeng malalapitan. Kapag may nangyaring masama sa kuya mo, hindi ko kakayanin. Ma, hindi hahayaan ni Ate na may papahamak si kuya. Hindi niyo yun hahayaan, Ma. Gagawin niyo yun ng paraan. Tiwala ka lang. Paano? Di ba ikakasal na siya? Baka unahin na naman niya yun. At malamang sisisihin na naman niya kuya mo. Sasabihan na palpak na naman. Ma, ba't parang ang unfair niyo kay Ate? Si kuya naman yung nagkaman eh. Siya naman yung hindi nag-iingat sa mga racket niya. Siya naman yung sumasablay. Pero bakit mali? Mali pag nagagalit si Ate. O may karapatan naman siyang maramdaman yun. Lagi niya nalang sinasalo si Kuya. Makukulong na, Kuya mo. Nakakapagsalita ka pa ng ganyan. Ma, paano?
Paano pag si ate yung takulong? Ganyan din ba yung magiging reaction nyo? Ha? Ma, bakit parang si kuya lang yung anak nyo? Paano kami, ma? Paano kami, ate? Yan ang kami iniisip eh. Czarina? Have a seat. Hindi, okay lang. Ayokong abalahin ka. Gusto ko lang sabihin na pumayag lang ako sa suggestion ni Atom na lumapit sa daddy mo dahil kailangan talaga ng kapatid ko ng tulong ng daddy mo eh. Binastos-bastos ako ng kapatid mo. Alam mo ba yun? I don't deserve that. At ikaw, ano ba itong ginagawa mo sa akin? Tinanggap-tanggap mo yung offer, tapos undecided ka naman pala? Nagkakagulo na. Dami-dami na ang lahat ng dahil sa'yo. May karapatan ka naman magalit. Tanggap ko yun. Hindi na dapat ako humingi ng tulong sa'yo. Pasensya ka na. Ma'am Z, salamat. Malaking tulong na... Hindi na. Huwag na natin abalahin si Czarina. Pasensya na ulit. Iuwi na muna kita para makapagpahinga ka. Bukas, follow up ako kay Sir Rodrigo. Hindi na. Ayoko mabaon tayo sa utang ng loob kay Czarina. Eh ako rin naman eh. Pero nilunok ko yung pride ko para sa'yo. May paraan pa. Imposible yung wala akong magagawa. Meron pa akong magagawa. Sino gumawa sa inyo? Wala ito, Stella. Hanggat nandito ako, mangyayari at mangyayari ito sa kulungan. Kuya. Kuya, nandito ako. Huwag mawala ng pag-asa. Nandito kami nila, Mama. Stella. Alam ko na, wala akong pinapasama yung loob mo. Pero Stella, tulungan mo. Huwag mo mabayaan. Natatakot ako. Ayoko makuluwi, di ko kaya. Stella. Kuya, gagawa tayo ng paraan. Gagawin ko lahat. Pupuntahan ko ulit yung may-ari ng kotse. Kung kailangan ko lumot sa kanya, gagawin ko. Gagawin ko lahat para mailabas ka dito. Salamat. Salamat. Patagan mo ang loob mo. Thank you.
mahal, nandito na ako sa St. Matthew's Hospital. Nakita ko kasi sa internet na dito daw nagkiklinik si Dr. Vibal. Hindi ako titigil hanggat di niya ako pinakikinggan. Basta tawagan mo ako kung kailangan mo ako dyan, ha? Ingat ka. Salamat, mahal. Atom. Ma'am. Kamusta ka? How's everything going so far? Eto. Sabay-sabay. Eh, hindi ko nga alam kung anong uunahin ko eh. I just want you to know that despite everything, I'm still your friend. I'll always be here for you. Maraming salamat. Hindi ko tuloy alam kung paano ako makakabawi sa dami ng naitulong mo sa akin eh. Don't worry about it. Although, aminin ko, medyo nadadami ka na sa inis ko kay Stella pati dun sa kapatid niyang Warwick. Sorry. Hindi ko naman may tatago yung sa amin ni Rico. Ang beses na rin kami nagkainitan dito, di ba? Mula umpisa pa lang, problema na namin to eh. This is not gonna end well, Atom. Believe me, there is no way na malusta ni Rico yung kaso. According to Daddy, malaking tao ang binangga niya. Sige po, Mama. Balik na po ako. Miss, nandiyan pa ba si Dr. Vibal? Kailangan ko lang siya talaga makausap. Tapos na po yung consultation hours niya for today eh. Kakaalis niya lang. Pero baka nandiyan pa naman po siya kasi kakaalis... Ayun pala si Doc. Thank you, Miss Ma'am. Problema? Hindi niyo talaga ako pinakitingnan. Parang desidido talaga siya ipakulong si Kuya. Sabihin na natin na wala talagang kinalaman yung kapatid mo sa nangyari. Anong tanga siya? Nagbebenta siya ng mga bagay na hindi niya alam, nanakaw? Parang wala ka naman yatang karapatang sabihin yan tungkol sa kapatid ko. Don't you think it's kind of off na ikakasal kayo habang nasa jail ang kapatid niya? Isn't that an obvious sign na magituloy ang kasal?